Ika-23 ng Agosto, ika-21 linggo sa karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa may dakong si Sariya ni Filipo, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila?" Sumagot sila, "May nagsasabing si Juan Bautista ka, may iba pang nagsasabing si Elias ka o si Jeremias, o isa sa mga propeta," kaya sinabi niya sa kanila, "Ngunit, sino ako para sa inyo?" At sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot naman si Jesus, "Mapalad ka, Simon Bariona, hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit." At inutusan niya ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya nga ang Mesiyas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang susi sa kaharian ng Diyos. May isang katotohanang nakikita natin sa mga pinuno ng mga pamahalaan dito sa daigdig. Lahat sila ay nalulukluk sa pwesto, ngunit bumababa rin naman. Walang sinumang pinuno ang maaaring maghari magpakilanman. Lahat sila ay kailangang lumisan pagkaraan ng ilang panahon at ang lupang kanilang tinatapakan kung saan nakatayo ang kanilang paghahari ay katulad ng mga buhangin na inaanod ng tubig sa dagat. Gaano man ang lakas ng kapangyarihan ng isang pinuno at gaano pa man katagal ang kanyang naging pamumuno, darating ang panahon na makakalimutan rin siya ng lipunan. Naglingkod si Shebna bilang punong tagapaglingkod sa kaharian ni Haring Hezekias. Natatangi ang puting panloob na bihis ni Shebna at may nakabigkis sa kanyang baywang. Nasa kanyang pag-iingat ang isang malaking susi na yari sa kahoy. Pasan niya ito sa kanyang balikat. Sagisag ang susi ng kanyang kapangyarihan sa buong bayan. Ipinipinid ang mga pintuan ng bayan sa gabi at binubuksan tuwing umaga. Bilang punong tagapaglingkod, may kapangyarihan din siya sa kutang tanggulan kung saan nakatayo ang mga garrison o kuta sa liwasang bayan. Higit sa lahat, may kapangyarihan si Shebna sa kaban ng bayan ng kaharian na mahigpit na binabantayan. Hawak ni Shebna ang halos lahat ng kapangyarihan sa kaharian at walang sino man ang nakahihigit sa kanya maliban kay Haring Hezekias. Sa propesiya ni Isaías, nakita ng propeta kung paano ipatatapon si Shebna at mamamatay sa ibang lupain. Isang bagong pinunong tagapaglingkod ang hihirangin ng hari sa katauhan ni Eliakim, natatanggap ng pananagutang magbigay ng proteksyon sa mga naninirahan sa Jerusalem. Inihahambing siya ni Isaías sa mga kahoy at bakal na kalawit na ibinabaon sa lupa ng mga pastol at mga sundalo para doon itali ang mga lubid upang manatiling matibay na nakatayo ang mga tolda. Kung malalim ang pagkakabaon ng mga kalawit, magiging matatag ang mga tolda. Bumilang ng maraming mga taon ang paghahari ni Hezekias, ngunit tulad ng anumang kaharian sa daigdig, nagwakas din ito. Kinausap ni Jesus si Simon at pinalitan ang pangalan niya. Ibinigay sa kanya ni Jesus ang pangalang Kepas, isang bato, sa salitang Aramaiko, Petra, sa Griego at Petrus sa Latin. Walang sino man ang gumamit ng ganitong pangalan. Nang tanggapin ni Simon ang bagong pangalan niyang Pedro mula sa Panginoon, itinalaga siya
na maging haligi ng iglesia. Ang pamayanan ng mga mananampalataya ay lalago at kakalat, ngunit hindi ito patatakbuhin tulad ng ibang kaharian sa daigdig. Tutugisin ang iglesia ng maraming mga kaaway at sa katunayan marami ng pinagdaan ng pagsubok at dusa ang iglesia mula sa mga taong kabilang sa kanya at maging mula sa labas. Ngunit nagbitiw ng taimtim na pangako si Jesus na hindi kailanman mananaig ang mga kampo ng masama laban sa iglesia. Si Pedro na bato o pinuno ng mga apostol ay mananatiling matatag at matibay. At ang iglesia sa pamamatnubay ng Diyos ay mananatili hanggang wakas. Ibinigay ni Jesus ang susi kay Pedro, ang kapangyarihang magpatuloy sa mga tao at ang kapangyarihang tanggihan naman ang iba. Ang kapangyarihang ito na mula sa langit ay ipinagkatiwala sa isang karaniwang tao tulad ni Pedro, ay ipinagkatiwala din sa mga santo papang nagtuturo sa kapangyarihan ni Jesus.